Hello guys! Good news po tayo ngayon. Solve na po ang issue ng ating WET50. Tulad ng promise ko sa inyo na pagtulungan natin to na ma-resolve ang issue. Sa tulong na rin ni Sir Aris at ang technician niya, nag-send kami ng email sa Compass at aminado naman sila na may problema talaga yung product nila. So, kinukumpara nila yung new at saka yung old. So, yun, na-trace nila yung mali. Mali ang paglalagay nila ng resistor sa board. So, yun ang dahilan kung bakit mahina yung signal. Hindi nakakonnect ang resistor sa antena. So, yun ang dahilan kung bakit napakahina ng signal. 25 meters lang. 25 or 50 meters. So, nagbigay ang Compass ng solusyon. May guide sila kung paano resolbahin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Yun nga lang, napakaliit ng resistor na ito. So, kung marunong kayong maghinang, so, pwede. Pero, kung alangan, ito walang experience pa sa paghinang ng mga pyesa, mas mabuti nga isaulit nyo lang sa supplier ninyo or sa sealers ninyo. So kung doon kayo bumili kay Sir Aris, pwede nyo yung isaulit sa kanya at sila na mag-fix. Kung mahal naman ang shipping kasi nasa probinsya kayo, pwede nyo ipaayos sa mga electrician shop dyan. Payusan ng cellphone, so pwede kayong makiusap doon. So simulan natin. So pasensya na, wala akong actual na WA350 na may defect, so doon ako magbase sa ano, sa mga pictures na isinin ng mga ng Compass at saka ni Sir Aris. So sa left side, ito yung old board, yung sinid ng Compass. Saka ito naman sa right side, ito yung may defect. So dalawa ang may mali paglalagay na resistor dyan. So tingnan mo yung arrow, yan yung pulang arrow na yan. So ito sa left side, imbis na nakatayo, nakahiga, nakalagay dyan. Dito naman sa right side, imbis na nakahiga, nakatayo ang nakalagay dyan. So, mali talaga. So, ito yung advice nila. Itong nakalagay dito na yellow, gawin mong pula. So, yung yellow na yan, yun yung defective or yung mali na paglalagay ng Compass. So, baguhin mo lang, ipatayuin mo, ilipat mo yan sa pula. Yan sa left side. Ito rin dito sa right side, yung yellow na yan, so ilipat mo sa pula. So tumbahin mo. Pwede nyo ring i-jumper na lang. Pwede ka kuha ng wire na maliit. So i-direct nyo lang dyan. Kasi 0 ohms din naman yun eh. Yun yung isa sa advice nila. Pero para sa akin, mas paganda ilipat na lang talaga yung resistor na yan. Sa mga gustong bumili ng WA350, make sure lang na alam nila ang gagawin ng sealer. Kung doon kayo bumili kay Sir Aris, pwede niyong pabuksan at paayos. So sabi ni Sir Aris, sa next stocks nila, 1,000 pieces, wala nang problema yon kasi na-fix na yun ng Compass. So mas maganda doon kayo sa sealer na kahit mahal pero may mga warranty naman na maasahan. Para sa mga nagtatanong kung saan kayo makabili, may link ako dun sa video description. Kaya hanapin mo lang yung pangalan na Aris. Click nyo lang. May Facebook page store din ako. Pwede rin kayong mag-shopping doon. I-link ko rin din yung Facebook page.
So, kung may mga katanungan kayo at gusto nyo ng clarification, pwede kayong mag-visit sa akin through FB or pwede kayong mag-comment sa YouTube channel ko dito sa mismong video. Thank you for watching. Please subscribe, like and share, and don't forget to give